Hi everyone, welcome to another House Karaan video. I'm Mami Bell and for tonight, pag-usapan natin ngayon about SSS ulit. So, about SSS maternity benefit. So, we already discussed this from our previous blog. So, ang dami-dami kasing questions na natatanggap namin about SSS maternity benefits, yung expanded maternity law. And I decided na mag-create ng another video since yung iba kasi, ang dami nagme-message sa messenger ko, sa Instagram, and also sa aming Facebook page. Might as well, i-vlog ko na din siya para panoorin nyo na lang ulit and ibibigay ko na lang yung link dun sa mga nagtatanong. So, okay. So, let's be specific with this topic. Ang topic ko today about SSS maternity is yung late filing after mong makapanganak. Ito is applicable dun sa mga nanganak na pero hindi sila nakapag-claim ng kanilang SSS maternity benefits. So, share ko lang din yung experience ko kasi yung nakaraan, bagong panganak ko 6 months ago, yun naman very nasunod ko yung time, nasunod ko yung process since I'm employed. Pero yung first ko, yung panganay ko, na-experience ko to na mag-file ng SSS maternity claim after na siguro mga 4 years old na yung anak ko nung nalaman ko na qualify pa pala ako to claim the benefits. So, yung qualification is for female members only. So, ibig sabihin, kung ang asawa mo ay SSS member at ikaw ay hindi, at ikaw na babae, ikaw yung mga anak ay hindi SSS member, hindi mo ma-enjoy yung benefit na to kasi this benefit is exclusively for female or for women member of SSS. So, yung another eligibility is dapat na fulfill nyo yung required na contribution na hinihingi ni SSS. If you want to know kung ano yung dapat na hulugan na buwan mo, I will just link the video that I created before para mas maintindihan nyo siya. So, for today kasi ang topic natin is about late filing. Share ko lang yung ginawa ko to get my SSS maternity benefit even if my child is already 4 years old. So, as per SSS, pwede tayong mag-claim hanggang yung anak natin ay 10 years old. So, ayun. Baka meron sa inyo dyan na hindi pa nakakapag-claim pero eligible naman pala at yung anak is less than 10 years old pa, then check this video. So, ano nga ba yung mga requirements na hihingin sa atin ni SSS? First is yung maternity benefit application form na MAT-2. Ito yung form na ginagamit pag nagki-claim. So, obviously, nanganak ka na, hindi ka na pwedeng mag-submit ng MAT-1 kasi MAT-1 is for maternity notification. So, i-inform mo si SSS or si employer mo na nabuntis ka. So, hindi na siya applicable. Kaya automatic, ang kailangan mong i-fill out is yung MAT-2 na form. So, pwede mo siyang hingin sa SSS. It's also downloadable online yung form na to. The second one is the child's birth certificate. So, sa case ko, NSO yung pre-provide ko. So, nagpakita ko ng original and photocopy ng documents. You need to provide 2 valid IDs. So, dun sa 2 valid IDs na yun, dapat nandun yung UMID mo. Kailangan mo siyang i-photocopy. Then, once na photocopy mo siya, kailangan mo siyang i-sign ng 3 beses dun sa gilid ng photocopy ng ID mo. Pag si Sarian, nagbibigay pa sila ng mga operation history, yung mga any documents na nagpapakita o nagpapatunay na nanganak ka dun sa hospital or sa lying in. So, possible na hingin din yun sa inyo. Pero sa case ko kasi, naibigay ko na yung birth certificate, tapos hiningan na lang ako nung sketch, nung lying in kung saan ako nanganak. Nagtatrabaho ako nung buntis ako. So, nung 5 months, nag-resign na ako sa company na pinagtatrabahuan ko. So, I thought kasi hindi na ako qualified. Nung second baby ko, nung nagpa-file na ako ng second claim ko for my second baby, nakwento ko dun sa teller na sabi ko nakakatuwa naman yung program ni yung benefit ni SSS for maternity women. Sabi ko ito, second pregnancy ko na, makakapag-file ako. Sabi, sayang yung first pregnancy ko, hindi ko na-avail. Sabi niya, tapos tinanong niya ako mga info. Sabi niya, ay ma'am, qualified ka pa. So, that's the only time na nalaman ko na pwede pa pala ako. So, hinabol ko siya. So, if you're separated,
ang hihingan ka din nila ng mga requirements from your employer. So, first is certificate of separation with effective date of separation. So, hingin kayo ng certificate na wala na kayo doon at kailan kayo nag-resign. Yung iba, meron silang quit claim with certificate of separation. Another documents is certificate of non-advancement. Itong documents na to, nagsasabi lang to na kasi pag employed ka, ang nasa batas is responsibility ni employer na siya yung magbabayad sa'yo at sila yung magre-reimburse ng benefit kay SSS. So, yung certificate of non-advancement, pinapatunayan lang ni employer na hindi sila nagbayad or hindi sila nagbigay ng advance sa'yo ng SSS maternity mo. So, sinisigurado lang din ni SSS na hindi magdodoble yung binayad ni employer at babayaran ka ulit nila. So, ano lang yun, proseso lang na nagme-make sure lang si SSS na isang beses ka lang makakakuha ng benefit mo na yon for that specific pregnancy. So, another documents is yung L501 form. So, kailangan nyo siyang ipa-photocopy. Kailangan siyang certified true copy. So, this documents, yung L501, ito yung specimen signature ng authorized representative ng company, ng employer mo, kay SSS. So, dapat yung nakalagay na signatory doon should also match doon sa certificate na employment and separation, non-cash advancement na documents na nagpapakita ng authorized signatory ng employer mo, previous employer mo. So, all the documents must be presented in original and photocopies. So, make sure lang na kompleto kayo nun para hindi kayo pabalik-balik. Yung mga documents na na-mention ko kanina, yung mga documents na hihingin nyo sa hospital, yung mga medical records should be certified true copies. Dun sa case na halimbawa nanganak kayo tapos hindi pa kayo kasal, surname nyo pa, yung maiden name nyo pa, tapos nung time na magpa-file kayo is married na kayo, so you also need to provide yung copy ng marriage certificate nyo. Another documents na importante ma-provide nyo is yung bank details nyo. So, kailangan na accredited bank details yung maibibigay mo. Sa case ko noon is Land Bank, pero I think mayroon pa sila mga ibang banko na accredited. Then, you need to provide yung account number, account details, then copy ng deposit slip sample na nagpapatunay na active yung bank account na yon. So yun, wag mong kalimutan yun kasi automatic i-credit na lang nila yon sa bank account mo. So ako noon, nung time na yon kasi parang 2017 nag-process. Ang binigay ko yata noon is branch na saan ipapadala yung cheque. Pero ngayon kasi mas updated na sila, so bank details na lang yung deposit slip yung hinihingi para ipapasok na lang nila, i-credit na lang nila yung pera at withdrawin mo na lang siya. So mas mabilis. So yun, estimated na timeline of release is mga 3 weeks or since pandemic ngayon baka medyo mas matagalan. The good thing is may makukuha kayong benefits, 'di ba? So sayang din naman yun kung qualified kayo at hindi niyo siya maklaim. I hope that yung mga mamis na qualified pa for this benefit can still avail the benefits ni SSS kasi malaking tulong yun, especially this pandemic, and malaking bagay yun sa ating mga anak. I think that's it, and I hope na meron kayong natutunan on this video. Please leave a message if may mga questions pa kayo and suggestions kung ano yung mga pwede kong i-topic sa next vlog ko. So, thank you so much guys for watching my video, and please don't forget to comment, like, and subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga future videos na i-upload. So, thank you so much and have a good night. Have a good night kasi matutulog na kami. Kaya lang ito pala ayaw pa matulog. Bye. Bye.